One week after pagbalik niya, sir, ni-report namin dito sa Manila. Together with General Istomo, andun niya, sir. Magpatulong kami. Kung hindi to ma-stop ang online sabong, mamatay kami doon sa Negros Oriental. Yun ang exact words ni Gobernur Digamo sa kanila, sir. December 6 na to, sir. So, October, November, December. Maganda yung anong sila. So, because of Governor Digamo's report, sir, that's the reason, galit na galit yung mga Tevez kay Gob. Kasi pinatigil yung faucet, isa sa faucet of money ni sila, sir. Na, yung inquest proceedings na ginawa nyo, sustained. Tapos, yes, pagdating sa judge, nakwas yung information. Wala daw crime. Walang crime. Yes, sir. Hirap. Sinong judge yun? Judge Dennis Larube, sir, branch 76 of RTC, Naga, Cebu. Anyway, mahirap mag-prejudge habang hindi natin narinig yung side niya. We still respect the judiciary. Pero, per my experience, I'm not referring to this particular case. Retired police tayo. Alam natin yan, di ba? Yes, yes, sir. Kapag, ganitong takbo ng sindikato eh. Kapag hindi ko maariglo ang complainant, arigluhin ko yung police na nag-imbestiga ng kaso. Pag umayaw yung police, ayaw magpa-ariglo, okay lang. Matigas ka ng police, hindi kita mariglo. Next na lalapitan ng sindikato, yung piskalya. Yung prosecutor, handling the case. Arigluhin ang prosecutor. Kapag hindi na-ariglo ang prosecutor, matigas ka na piskal. Ayaw mo kong pagbigyan. Sige lang, tingnan natin. Buhusan ko ng malaking pera itong judge na may hawak nitong kaso na ito. Arigluhin ko ito. I am not specifying any particular judge, any particular fiscal, any particular policeman, investigator. But it is really happening in the Philippines. Kaya yan po ang napakasaklap na katotohanan. Ikaw, na NBI, you are doing your job diligently. Pagdapos, pag na-dismiss ang kaso, walang ibang sisihin. Sabihin kagad ng piskal, failure ng handling of evidence, yung failure sa chain of custody of evidence, yung mga technicality kagad yan. Lahat tayo, ang law enforcement palagi, whipping boy. And hindi alam ng taong bayan yan, na itong criminal system ng Pilipinas is composed of 5 pillars. Isa lang dyan yung law enforcement. Yung police at NBI, nandyan sa law enforcement. After law enforcement, nandyan na prosecution. Sunod, andyan yung courts. After that, andyan yung rehabilitation, yung bucor. And afterwards, yung community. Yung buong community na. Pero, kapag hindi nag-progress ang kaso, walang palaging sisisihin, kundi ang law enforcement, ang police o NBI, hindi nila alam na nariglo pala yung piskal. Hindi yan sasabihin na nariglo pala yung judge. Ang palagi sinasabi, nariglo ang police, nariglo ang NBI. So yun po ang sama ng loob natin. Pareho tayo ng frustration sa sistema. Itong ating criminal justice system, napakahirap. We are the whipping boy palagi sa ating buong sistema. Lalong-lalo na at mayroong mga powerful, mga mayayaman, na politiko, na nagpapali na sa likuran. Yun, taka ka na lang, na-dismiss ang kaso. Ikaw pa ngayon ang kina-counter charge. Pinailan ka ng kaso. Where is justice in this world? Nagtatrabaho ka lang. Ikaw pang hindi ma-promote ngayon dahil may pending case ka. At ang nag-file sa'yo, hindi basta-basta, isang matigas, isang astig na congressman. Hindi ka talaga mapopromote yan. Ang hirap ng buhay natin. Napakahirap. Kaya ngayon, senador na ako, hanapan natin ang paraan yan. Magtutulungan tayo na mabago yung sistema na yan para yung culture of impunity, yung reign of terror na nangyayari sa isang lugar na hinahawakan ng politiko na walang pakundangan na gumawa ng violence, ay mahinto natin yan. Huwag nating pabayaan. Kaya pinatawag kita dito para maklaro natin ito. And I admire you.
your courage. Hindi ka nagpapadala. Hindi ka nagpapadala. Isipin mo, puntahan ka sa opisina mo ng isang congressman. Sabihan ka ng ganun. I don't know kung kaya kung sabihan ng ganun. Kung ako yung pulis. Atin mo palang magsabi, tapos ka na sa akin. Pupusasa na kita. Sir. Sige, go ahead. Sir, if I may add another operational issue in connection with this operation. Yung successful service namin, sir, sa 16, nakuha na namin sa 15 yung search warrant. Umaga, sinerve namin sa gabi. In the middle of our briefing, yung guperia.net na minomonitor namin na nag-isabong live streaming, namatay bigla. Tapos, yung mga tao sa cockpit, pinalabas. May tao ako doon, sir, na pinapasok, pinalabas, nag-report. Sir, pinalabas kami. Sunog yung trabaho. Ang ginawa ko, doon, the next day, pinakalat ko yung information na i-return ko na yung search warrant. But the next day, doon ako nag-briefing sa gasoline station. Nag-hire ako ng sasakyan, di ko gumamit ng sasakyan sa opisina. Di successful yung operation. Ganon katindi ang kwanser rich ng... Kaya pala, unlimited itong pera nitong mga tao na ito dahil patuloy pa rin ang isabong. So, ikaw pa rin ang RD doon. So, I am advising you. Habulin at habulin mo itong isabong. Huwag mong ihinto yan. Kahit na ikakamatay natin ito, trabaho mo yan eh. That's your sole duty. You can even offer your life para dito sa trabaho na ito. Pero ipakita natin sa taong bayan na talaga tayo sincere sa ating trabaho. RD ng Piero 7. DRDO. Oh. Suportahan yung NBI sa kanilang effort against isabong. Huwag kayong huminto, ha? Dapat hindi kayo matakot. Hindi kayo magpapa-influensya. Hinahamon mo kayo. Sabi mo kaya ni Congressman Arne Tibes na never ninyong mapahinto itong isabong. Ang galing naman niya. Talagang confidential na hindi ito mapapahinto. So ngayon, hinahamon ninyo niyang capability ng law enforcement community. Magtutulungan kayo. Habulin niyo lahat ng isabong dyan. Kasi sa buong Pilipinas, alam ko, pagkakaalam natin, ha, yan lang ang ang tigas talaga ng ulo. Ayaw talaga ihinto yung isabong. Patuloy pa rin. Kahit na sinabihan na ni President Duterte na ihinto ang isabong, sinabihan na ng President Marcos na ihinto ang isabong, hindi pagpatuloy. Yung operation dyan sa Region 7 ng isabong, nagpapatuloy pa rin. Ganun sila ka high and mighty. Ganun sila ka impregnable. Wow, we are being challenged here. You should respond to the challenge. Yes, go ahead. Sir, actually, we have a successful operation. We got isabong, sir. We have two successful operation that we confiscated ICT equipment, sir. Salamat at huwag kayong huminto. Ha? Ito'y... Upo ka dyan. Itong aking galit sa isabong, ha? Pasensya na kayo. Regardless kung sinong involved dito, kahit na hindi si Congressman Arne Tibes ang involved dito, kahit sinong involved dito, kasi ito'y talagang inibestigahan namin at nakita ko kung paano masira ang bait ng mga tao. Merong mga security guard na tumalon sa tulay, nagpakamatay dahil sa isabong. Merong ina na ibininta yung kanyang anak para lang sa isabong. Merong opisyal ng PNP na nang hold up
dahil lang sa isabong. Akala ninyo ang druga lang nakakasira ng utak ng tao? Hindi. Pati itong sugal, because addictive. We are talking about addiction. Addiction to drugs. Pareho lang rin yung addiction to gambling. Kaya ako'y galit na galit dito. Kawawa ang Pilipinas pag ito ay mag-proliferate. Magkakaroon tayo dito sa Pilipinas ng mga politiko. Hindi na narco-politics ang maghari-arian sa Pilipinas, kundi gambling politics. Kung sino yung mga siga sa isabong dahil napakarami nilang pera, sila magkukontrol sa politics ng Pilipinas. That is very, very possible. At yan ay slowly nangyayari na ngayon. Kaya I am advising you, the whole law enforcement community, magtulong-tulungan kayo, PNP, NBI, regardless kung sinong involved dito. I am not naming in particular any Congressman Arnie Tevez. No, wala ako dyan. Akin yung buo, kahit sino, banggain ninyo. Ubusin nyo ito isabong. Gamitin ninyo yung lahat ng abilidad ninyo dahil sinachallenge kayo na hindi nyo kaya daw talaga ito mapahinto. Dahil nga, using the internet, gamitan rin nyo ng internet para mahinto ito. It takes technology to outrun or to outlive or to outdo a syndicate using technology. Technology to technology ito, labanan ng teknolohiya. Labanan ninyo. That is your sworn duty. So again, nagpapasalamat ako sa inyo, sa inyong ginawa. You done a very good job, a very laudable accomplishment. Sana pamarisan ka sa lahat ng NBI dito sa ating bansa. Alam ko maraming matino, kagaya rin sa PNP. Maraming matino dyan, kukunti lang dyan nagpapailalim sa mga sindikato. Mas marami pa rin ang matino. You're raising your hand, Mayor Diaz? Go ahead. Sir, in regards with the raids of online sabong in Cebu, sir, I would like to ask if kailan yung nangyari yung raids nila, yung kasi ang alam ko, sir, pinatigil ni Presidente Duterte yung isabong. Tapos, nang nag-change administration, hindi nang tigil yung isa, tuloy-tuloy siya. Itanong ko lang, sir, sa PNP, kailan sila naka-raid? Kasi ang alam ko, kaming dalawa ni Governor, si Chief PNP Azurina yung nilapitan namin. Tapos, pumunta kami sa DOJ at saka SILG. Doon po nangyari yung raid as per record namin, sir. So I would like to ask to the PNP of Cebu City, kailan nangyari yung raids nila? Kasi assuming si President Duterte natapos at nag-stop, yung nag-sinit hearing pa kayo sa online sabong, sir, di ba, nag-stop. Parang sabi lang ko, sir, umabot pa ng taon. Almost 1 year po nagpapatuloy, sir. So, matanong natin, sir, sana kung kailan yung achievement ng raids na sinabi ni Sir Flores, ano yung achievement nila ng raids. In connection with that, sir, on the executive session, sabi na i-challenge natin through technology. Ipakita ko sa executive session, sir, they are thinking outside the box. Kakaiba to ang technology na ginagamit. I have all here in my file, sir, the technology. Sana andun ka, sir, sa NBI. Pakita mo. Iba talaga, sir. Sige, mamaya yan sa ating executive session. Mm-hmm. But first, I would like to acknowledge the presence of Senator Grace Poe, who is online, and Senator Jingo Estrada. Thank you for joining us. Senator Grace Poe, you want to make your opening statement? Senator Grace Poe? Senator Jingoy, if you want to say something, please just inform me. Thank you. Colonel Flores, yung tanong kanina, kung kailan kayo nag-start mag-raid? Your Honor, based on record that was forwarded to me through by Bear, we have a successful operation on December 6, 2022, about 9 p.m. to 10 p.m. in Purok Barangay Poblacion, Basay, Negros Oriental. That is one, sir. Another one, sir, is... Kaya, ang tanong, kailan kayo nag-start?
Anong date yun? December 6, sir. 2022. December 6, 2022? Yes, po, sir. Yun lang. Prior to that, wala kayong operation sa Isabong? We have another operation, sir. That is, I think, it's on January 8, sir. This is in San Fernando. January 8? January 8, sir. Okay, sir. But anyway, alam natin yan. Naintindihan natin yan. Yes. Pumunta po kami ni Gov nung pagbalik niya, sir. Nakabalik si Gov, October. 1 week after pagbalik niya, sir, ni-report namin dito sa Manila. Together with General Istomo, andun niya, sir. Magpatulong kami. Kung hindi to ma-stop ang online sabong, mamatay kami doon sa Negros Oriental. Yun ang exact words ni Gobernur Digamo sa kanila, sir. December 6 na to, sir. So, October, November, December. Maganda yung ano sila. So, because of Governor Digamo's report, sir, that's the reason. Galit na galit yung mga Tevez kay Gov. Kasi pinatigil yung faucet, isa sa faucet of money ni sila, sir. Patay na nga eh. Pinatay na nga. Ano pang paano natin talaga? Pinatay talaga. Yes, sobrang galit talaga. Patay. But anyway, sana magtulungan kayo, ha? Huwag ninyong pairalin talaga yung Isabong. I tell you, ako, I bet my life against Isabong. Sabi ko, kahit sino pinakamayaman dyan, wala akong pakialam sa'yo. Upakan at upakan talaga kita sa Isabong. Kaso lang, hindi na ako pulis ngayon eh. Hanggang dito na lang ako sa Senado. Upakan kita through legislation. And through my oversight function over the PNP and NBI, talagang I will sisigilin ko kayo patungkol dito. Trabahuin niyo yan, please. Otherwise, maraming mamatay dyan. Baka hindi lang ordinary yung taong mamamatay. Pati tayo. Pwede tayong pupunduhan yan. Ikaw ba to? Galit ka sa Isabong. Madali ka lang. 100 million ka lang. Tapos ka na. Meron na magbubulunter dito na tirahin ka. May mga ganun. Pwede mangyari yan eh. Because of enormous money. Isipin mo ang sa Isabong. Alos every minute, 24/7 yan eh. Every minute, bumabaha ang pera. Bumapasok ang pera, non-stop. Alam ko, yung mga involved sa Isabong, bumibili na lang ng bahay, hindi para tirahan, kundi para lagyan ng pera. Yan ang mga malalaking involved sa Isabong. Ngayon, yun ang nangyayari sa kanila. Sobra-sobra talaga ang pera. Kaya, dapat hindi na hantong na tayo ang hantingin ng mga tao na yan. Pupunduhan tayo dahil galit sila, nahinto yung kanilang Isabong operations dahil sa atin. Kaya unahan na ninyo, operitan ninyo para mawala yung pera nila. Hindi na papasok yung pera.